nakita ko naman po, nabilog naman yung mukha. Sabi ko, ay, gong gwapo naman ang apo ko. Nung that time po kasi, binigay na rin yung baby nila, baby frugal. Yung pamunas doon sa baby bed po, kinuha ko. Sabi ko, ba't nandun sa kabila yung pamunas natin? Sila naman, bakit nandun din yung pamunas namin? Saka lang po lumakasin pagdududa ko nung habang palaki na po siya kasi nga wala nga po siyang kamukha sa aming dalawa. Siya po, singkit. Wala naman pong sikit sa aming dalawa. Medyo malaki rin po yung tenga niya. Hindi wala rin naman pong ganun sa amin. Nung nakita ko yung bata, talagang tumulo yung luha ko sa kanya, ma'am. Nakita ko si Roderick, ganun na ganun po yung si JM. Eh, since po, nasa inyo po yung negligence, kayo sana po yung mag-provide ng DNA. Sabi po ng nurse sa akin, sinagawa niya po ako na, "Hoy, misis, huwag mong sabihin negligence dahil walang negligence dito sa hospital." Sabi niya sa akin, sinabihan ako ni Doktora, bang, off kami pareho. Tapos si baby JM is A positive. Sabi niya, "Misis, hindi mo anak yung anahawak mo." Masaya na may halo pong lungkot. Masaya po kasi nga, napatunayan ko na sa lahat na tama nga pong hinala ko. Malungkot po kasi nga po, napamahal na talaga sa amin si Liam. Hindi po namin siya kayang ibigay agad. Ang bata-bata pa po nila para maranasan yung gantong problema. Sobrang sakit, na awa nga din ako sa kanya. Siya pa napamahal na sa amin, tapos bigla kong bibitawan din yung bata. Sa maternity test na ginawa natin kay Marisa, ang probability of maternity ay 99.9999%. Kayo po ang biological mother ni Lia. Masaya na rin po kami kasi nalaman na namin yung totoo, ma'am. Sa DNA maternity test na ginawa natin kay Tricia, ang probability of maternity ay 99.9998%. Hindi ko po, ma'am, may kakailan na masakit talaga kasi nga po, napapareho na po kaming napamahal sa mga bata. Pati naman po yung mga bata, pareho na po napamahal sa mga kinagis ng pamilya. In the meantime, Doc, okay lang po ba na they will go and see the babies? Yes po. Nandun mo sa play area? Hindi sasabihin, Doc, no? Wag. Ang payo is sana mag-work together ang both families. Basta sa bahay nila, no? Magbabonding, magminsan doon naman sa kanila. Yung hindi sila kaagad biglang isa-separate doon sa space na tingin nila ay doon sila safe. Kasi doon sila lumaki, eh. Araw na yun, wala available na baby tags. So, hindi talaga okay. Kami din ay nakipag-ugnayan na rin sa DSWD para at least kung ano man ang kakailanganin ng mga interventions para sa mga bata ay maibigay. Di po magbabago ang pagtrato at pagmahal namin sa mga bata. Lalo na po ngayong nalaman na po namin yung totoo. Plano namin ngayon is pasyalan na lang, ganun. Kung may time kami, papasyal kami sa kanila. Pero pag may time din sila, sila din lang pupula sa kanila.